Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I love this lame shit. Into the land of dawn. Mararamdaman na kaya natin yung sincerity ng Omega Empress, the sacrifices na nagbunga, and together with Bren Victress na hawak din ang bandera ng Pilipinas. Isang madugong araw, pero isang masayang araw, and at the same time, both of these teams, you made us proud. Oh, parang naramdaman ko na talagang nalulungkot ka na rin ngayon. Again, this is Philippines versus Philippines. Pero pwede natin tignan at pwede natin makita ngayon yung kung gaano kalakas yung ating mga players. But again, for Smart Omega Empress, this is their chance to somehow have a consistent type of playstyle. Kasi nga lang, aggressive agad ang ating makikita doon. Pumasok. Ashi mapipilitan na lumayo habang Smart Omega Empress, sila ang makakasecure ng Lead the Wonder. Surprisingly, si Casey nag-initiate siya doon agad na maagang poke, giving Ashi a slight delay, and at the same time, look at Merai's position here. Isa lang siyang nanggugulo pero matindi na yung nagiging presence niya and napareact niya pati si Defrost na pabalik pa lang sana doon sa ating gold lane. Kumbaga sabi dito ni Merai, kabisado na niya kung nga paano yung nagiging galaw ng Bren Victress. Alam niya na kung saan pwede pumasok dito yung mga players nila. Kaya umikot lang din sana. Bibigay siya ng vision para sa kanyang team. Habang ang ating scenario naman sa may bottom lane, para matagal pang mangyayari. Yung Glue tsaka yung Uranus, it will take a really, really long time talaga. Long time no see muna sila for now. Pero going back, yung experience din kasi ng pagkatalo ni Omega Empress against Bren Victress, pwede nila maging double-edged sword eh. Meaning, alam na nila yung certain mistakes na nakomit nila na maiiwasan na nilang maulit. Natuto na sila sa kahapon na pangyayari. Pero for Bren Victress naman, they could go and surprise them with an upgraded version na nagiging tactic nila against Omega Empress. And speaking of tactics, nakalatag natin mga players, nakaredy sila to take this turtle objective. Habang nandun si Ashi against Smart Omega Empress, magkakadikit lang. Kailangan nila dito ng si magandang teamfight. Pa rin nga lang may iiwan si Krish. May pilitan na gamitin ang kanyang 6-6. Habang si Ashi gagamitin ang Tempest of Blades First Blood, makuha ng Bren Victress. At dahil dyan, may isa ulit na mamamatay for Smart Omega Empress. Si Mirai, hindi pa rin uuwi dahil sabi niya, wait! Hindi muna natin papayagan na makakuha ng panibagong pag-angat ang Bren Victress. She knows that Bren Victress kailangan muna maatras kasi medyo pula pa sila, mababa mga dead timer. There's a high chance na maaabutan sila if ever na ma-start nila yung turtle. And going back, medyo naging messy din kasi yung initiation doon ni Casey and together with Phoebe. Phoebe, hindi pa ganun ka-enough yung magiging sustain niya, humarap kay Lexa together with Ashi. Na nakita naman natin ang perfect nung paglikod niya with a Tempest of Blades. Invulnerable, but at the same time, nawisya yung mga ultimates dito from Smart Omega Empress. Will this be the round 2? Pero as of now, pag ganito, nakikita natin, diba 2 minutes, pwede na mag 1-3-10. Ayan. Pero napapagod na siya pabalik-balik. Sakto yung round 2. Round 2. Ayan. Naisama na rin natin. But anyway, yeah, for Bren Victress ngayon, the good thing is that they have Defrost as the frontliner. For Tara naman, meron na rin siyang additional damage item dito and nagiging komplikado ang kanilang tapatan on the gold lane habang sila siya makakakuha ulit ng panibagong item as our players will try to take this turtle objective. Pumasok naman si Krish. Lexa will secure that kill habang si Defrost buhay pa rin. Again, just look at that zone out. Para kay Krish, doon sa laban habang sa top lane hindi pa tapos pa yung Lunox, pero sa may middle lane hindi pa tapos ang laban. Nope, tapos na raw muna. Hinga muna tayong lahat. Again, turtle napunta sa Bren Victress. Ang ganda ng initiation doon ni Krish together with Lexa's ultimate as well. Kita mo si Ashi, hindi siya nagulo, hindi siya naabutan. So this is one of the prowess naman ni Bren Victress. Pagdating sa range, doon sila makakalamang kay Smart Omega Empress knowing na nag-i-stay lane lang si Shinoa to prevent the energy shields that totally ma-deflate ng Bren Victress. With that being said, siya naman ngayon yung na-deflate parang balloon. Ang bilis lang siya napaputok doon ng Bren. Will that be another initiation of
team fight, pero mukhang ang magandang ginawa dito ng Brand and Smart Omega papunta is that hindi nila binigay totally for Brand Victress, lalo na nakakalamang sila pagdating sa objective rate. Kumaga para dito Smart Omega Empress, as much as possible, huwag muna nila bigyan ng chance dito yung kanilang kalaban na ma-maximize yung Outer Turret Energy Shield. So yung gustong gawin kanina ng Brand Victress, kaya din naka-zone out si Defrost, doon sa may bandang pwedeng pagpasukan ng kanilang kalaban ng mga players. Again, Amor now has the Enchanted Talisman and Brand Victress, they're just waiting for that right setup. And speaking of setup, napilitan doon na gumamit ng black shoes, but the Zonat is there as well. Sabi dito ng Brand, poke lang muna, let's force our enemies to use their skills. At sa top lane, kitaan pa rin ang ating mga players. Saktong-sakto, no? Alam na ngayon ni Lexa kung paano niya ipaproke out yung ultimate ni Amor, giving them enough time na makapag-regroup and at the same time makapag-roam around the map. But the thing is that Smart Omega Empress, gusto naman nilang maprotektahan na maigi si KJ. Once was enough, and this time lagi na siyang kasama ni Amor. Hindi na sila naghihiwalay, but at the same time, look at Brand Victress. Mas relax sila kung titingnan natin against Smart Omega na lagi sila nag-check constantly just to prevent the gags. And Krish with the glue, beautiful plays and beautiful cutting off the lanes as well, just to delete things out for Phoebe. Naka-avaries pero hindi na fully utilized to ng Smart Omega Empress. Kasi yung kalinya dito lagi ding wala eh. So wala din siya may hit. Totoo. So kung magawala yung mga 10 gold niya dito every time, she will hit the enemy. Hero. And again, Brand Victress ngayon, they're just taking their time. Kanina nagiging aggressive sila, nire-respeto nila ngayon ang Smart Omega Empress, that there is a chance for this Keishi and Mirai tandem to burst them, habang si Phoebe, ang lalim ng kanyang kinakat na minion wave at ang kanyang katapat na even si Krish ay nagzo-zone out dito ng mga players against Smart Omega Empress. Dito yung sinasabi natin na almost the same lang ang ating mga teams. At Keishi will steal that turtle. Habang nangyari yung napakagalas pa naman ang ating pinakita dito for Smart Omega Empress, pero may bawi si Lexa with that yin-yang overturn. The mid laner of Brand Victress covering the rain brought by the Smart Omega Empress. 6-1 on that match. It is all about the burst. It is all about the umbrella, and Lexa has it. 2-1 ang ating naging trade. And going in, Brand Victress, hindi nila pinansin yung pagka-cutlane doon ni Phoebe. Papasok tayo dito sa ating item check. Dominance Eyes for the first cryo item na Defrost. 105 KDA. Meanwhile, Lexa with a COD and Lightning Truncheon. DHS pa lang ang item dito ni Ashi. But look at the damage na nabibigay niya. War Axe, yes, ang na-prioritize ni Keishi. With that being said, na-utilize niya to the fullest potential na nakanakaw siya ng turtle. Buff, kahit papano, sumusuntok na sila pabalik, pero may pagsuntok! Speaking of pagsuntok, eto na, napilitan din na sumuntok papalayo si Keishi sa ating laban. Kung ako ngayon, ang Smart Omega Empress, ang pinakaunang gusto kong kuhanin or makita na player ay si Lexa. Mm-hmm. Isang tama lang ng kanyang umbrella dito, napakasakit na agad against them. And imagine, no, gusto mong maging aggressive, but at the same time, parang merong isang hagod lang nakakonta sa'yo. Parang ang inuntog bigla, pero dito matatauhan din naman at the same time si Smart Omega Empress. Hindi pala gagana. Kapag pinanlilito lang na si Phoebe, mas okay na isama natin siya sa mga clash katulad nito just to delay things up and just to see kung kaya niya bang makipagsalagang kay Lexa. Kasi gane. Kanina, ang ginagawa ni Phoebe, nasa pinakabase siya, akala niya magre-react si Lexa para makuha nila freely yung turtle. Yes, nakuha nila, but at the same time, may nabawas din naman sa grupo nila. Smart Omega Empress is really on the downside, yes, but at the same time, Brand Victress, medyo hirap sila, hindi sila ganon kakomportable na mag-initiate unless halatang lalamang sila. And speaking of initiation, Defrost at si Taro, napakasakit na kanyang torn apart memory sa mga panay isa. Napakabilis ng pagbawi dito ng side ng Brand Victress, napakabilis ng kanilang backup. Imagine dalawa lang ang nandun sa may bottom lane, pero dumating yung tatlo, naging apat papuntang Lord, habang yung kapitan ng Smart Omega Empress ang nakasilip on this Lord objective na sinisimulan ng Brand Victress. Walang contest, Brand Victress on this Lord. Other members were too far. Nakita ko dito si Shinoa
Nasa Tasha, yes, there is no one on the top. Pero questionable for me that knowing ni Meray, syempre isisigaw niya, walang tao dito, pwede kayong bumaba. You could leave your lane. Sakangat naman sa Riverside yung Minion Wave. But at the same time, nag-aalangan sila. They're playing it too safe. Yes, you are the head of the COD with the Lightning Truncheon. Pero feeling niya, hindi pa siya ganun ka-confident to engage into a team fight. Counter-Strike together with a War Axe for KC. Meanwhile, let's look at the items naman dito para kay Lexa. May genius one pa siya, kaya yung hagod na yon talaga parang nagiging ipo-ipo for Smart Omega Empress. Naglalayo-layo sila, but at the same time yung layo-layo nila, mas lalong napapalayo din yung Lord sa pag-arangkada. Ngayon, Lexa, nabanggit niya Tina, has the genius wand. Para siya, nakakahagod doon. But again, speaking of hagod, Ashi, for the Tempest of Blades, napakasakit dito na ibinibitaw ng brand Big Tres. Isa po! And right now, Smart Omega Empress, magpipilitan sila na bumalik sa kanilang base habang nasinisira sinalubong ng Bren Victress ang kanilang Taurus sa top lane. At Phoebe will be down a more... No! Oh my God! Taro with that double kill using that torn apart memory. Literal na naging torn yung mga players doon ng Smart Omega Empress. They are now torn kung magde-depensa pa ba sila or kailangan ba talaga nilang sumuntok na lang pabalik at makipagsabayan. But in this kind of situation, lamang din kasi pati sa items at lalamangan din nila in terms of position with just one umbrella. That was grabe. What it took for Lexa to eliminate Meray, the roamer slash tank, the captain for Omega Empress. Lexa is establishing her aggressiveness and her dominance against Omega Empress. Meanwhile, parang pinartida nila, wala pa nga dun yung hatak ni Defrost. Oh, speaking of Defrost, isa din siya sa mga pinaka-importante dito para sa brand Victress as to why ang ganda ng kanilang mga setup plays. Again, Lexa, she has been one of the best female players dito sa Pilipinas at isa ang Kagura sa mga hero na nagpakilala sa kanya now at 4-0-5. Hadina 2-1 ang ating score. Smart Omega Empress, ano ang kailangan nilang gawin? Smart Omega Empress needs to find a way to suddenly push man lang konti yung kanilang minion wave. Kasi nakikita natin, they're limited, they're restricted, hindi nila magawa yung place nila. And to the point na sana si Phoebe, yung nang-zone out, siya yung nang-zone out pabalik. And what they also need to do is that they need to fight back using Amor. May sapat siyang kagamitan. Nagkakataon lang na naaabot siya every time na lumalabas siya. In order for that to work, Numinon Blast is the key. Numinon Blast is the key. Kaso hindi na magkakaroon ng blast. Kasi dito si Phoebe ang mabablast. And again, that is Holy Crystal para kay Lexa. So imagine the damage that this lady could bring for Bren Victress. Wow! 1-0-10 Athena for Defrost. Ang ganda ng mga setup niya against Smart Omega Empress. Ang ganda ng pagsa-zone out niya. Wala akong masabi. May hatak na nga yung Bren. Tapos meron pa silang pang slow. Kung sakali man makatakas ka, ang bilis ni Ashe lumipad. Di ba? From 0 to 100cc. Ganun agad yung nagigabate dito na Bren Victress. Meanwhile for Omega Empress. Mera, yes, you are providing the vision. But the vision, it's not enough. You need a game plan. Hindi sapat na nakikita mo lang. Kailangan i-report mo yan sa mga pulisya. Para mahuli, di ba? Dito, yung nagnanakaw nung base nila. Pero what's happening is that Bren Victress, sila pala mismo yung sundalo na gusto nang manghuli dito ng mga miyembro ng Omega Empress. Speaking of mahuli, ang mahuli doon ng Bren Victress is the inhibitor turret on the mid lane against Smart Omega Empress. Sanay sila sa mga late game. Napakadali para sa kanila na dobepensa. Napakagandang bulwark para dito kay Meray to negate that torn apart memory habang mapapatay or makukuha ang isa pang torre dito ng side ng Smart Omega. One place down. Amor ang makukuha doon. Monster kill para kay Taro at unti-unti nang nauubos ang mga Empress ng Smart Omega. Pero madedepensahan nila yung Lord habang yung minion wave ng Bren Victress ay nandito na tower lock para sa kanila. And this is it. For our game number one, Bren Victress ang mananalo.
ibang klase yung pinakita sa atin ng Brand Victress, the upgraded version na mas pinatibay palalo ang mga loob. Nakita natin yung Mirai with the Guardians Bulwark. Nasalo niya, yes, yung torn apart memory. Pero hindi lang naman kasi yun yung nagbibigay ng damage. All other members of Brand Victress are together as one. Kung matama nga nabanggit mo din, together as one, during that game, it was just Brand Victress. Mm-hmm. Kapag ka meron silang player, or meron silang kakampi na kailangan ng tulong, automatic na doon agad sila. Imagine the mobility of... match. Brand Victress, will they go for the swift win, giving victory for Brand Banner, or will Smart Omega Empress rise up and prevail? Dahil sanay naman sila na lumagpasan yung mga challenges sa kinakaharap nila. Palaban tong mga Cebuana natin all the way from Cebu dito sa MWI stage as we head on to game number 2 natin, facing on the middle lane. That will be Amor and Lexa na. Siya naman ngayon yung Lilia ng Taton. Siya naman, kumaga para dito kay Lexa, ang kanyang mga heroes is talaga naka-focus on that pang-zone. So imagine, parang same lang siya ng purpose dito with the Kagura kanina. Palinear din ang bitaw na kanyang mga skills. And take note, napaka-aggressive ng Brand Victress. Grabe, so good agad. Oh, ganun, against the players of Smart Omega, dahil gusto nga naman nilang makuha yung pwedeng jungle or neutral of the side of Smart Omega. So Brand Victress showing and leading the way for their team para mabawasan agad ang pwedeng gold ng Smart Omega. Meray, this time ano, pinoprotektahan niya si Casey. Hindi na siya masyado lumalayo. To the point na, in-expect niya na talaga, may Jawhead to eh. Early invade, nasa 90% yung chance. And at the same time, early setups, nandyan din naman for Brand Victress. Smart Omega Empress, they're being very careful. Kita mo yung movement si Shinoa. Hanggat maaaring hindi siya lumalabas up until the very last second na medyo malapit na yung mga catapult minions with the extra gold from Brand Victress's minions. Grabe! Level 3 Taro as compared to Shinoa, still at level 2. So, doon natin may kita, very evident that Taro is somehow outplaying Shinoa, kaya na-force din dito ibang players na Smart Omega Empress na doon sa may side na yan na mag-rotate. But take note, because of that, si Kumaring Krish sa may top lane naman ay nakakapag-cut ng minion wave. Smart Omega Empress sa kanilang lineup dito is more on the scaling. Okay, pinaka-danager talaga is just the Lunox. Mm-hmm. Pero look at Keishi here. Level 4 man lang, pero this is one of the odds then against Arnaldus. Kasi nakita naman natin, Chase Lee talaga yung pinakaasahan mo with enough stacks for that one punch kill. Pero as of now, yes, you are level 4, may ultimate ka, pero it's still not enough to go for the one shot kill against naman dito kay Taro. But that will be an early initiation for the Frost. Pero ang magandang ginawa ni Mirai compared to game number 1 is that sinasamahan niya na kung sino may kailangan dito sa Smoy Mega Prince. Kung maga binabantayan niya na agad, sabi niya na dito yung mga players ng Brand Victress sa may bottom lane. Speaking of, nasa baba na force gamitin. Nice poke, by the way, for Brand Victress on that one. They forced out the flicker of the captain of Smart Omega Empress. And Brand Victress, now a 2K gold. Si Lexa, binili niya na yung item na bawal siyang mabato. Na aksidente. Baka daw siya, kasi siya ma-i-chan ni The Frost. Pero nga lang sa may top lane, sakto first blood with a chase fate from Keishi, the Empress of Smart Omega. Dito sa may bandang bottom side naman, si Mirai pinagtutulungan. This is the bad thing. They know in terms of level gap talaga dito ang Omega Empress, and it's because of the delaying tactics na ginagawa ni Brand Victress. But going back, Omega Empress, they know the capability of their lineup. Nagkakataon lang na dito si Brand Victress, nakikipag-unahan din sila. Hindi na nila pinansin, actually si Keishi. They just want Taro to be well-formed. This is one of the players kanina na na-highlight natin for the GPM and as well as yung damage dealt niya against Smart Omega. Parang ginagawa ngayon ng Brand Victress,
Yung sa may bottom lane, ang play nila doon, me and my ates. Mm-hmm. But speaking of, shout out kill kay Ashi, just to poke again, they're just forcing the players of Smart Omega ngayon na umalis doon sa lane. Uh-huh. Sabi nila, teka lang, ginagawa namin, parang ginagawa namin dito na nga pwedeng paglaruan si Taro. In-open up nila yung space mm-hmm. para later on, makasama si Taro pagdating sa team fight and successfully, Brand Victress will destroy the turret on the bottom lane. And nakikita ko si dito, Brand Victress, they're actually putting on the smoke screen dito sa Smart Omega Empress on the jungle side. They're being too focused on Taro that they're forgetting na merong Ashi na Hayabusa. Yun na unti-unti, tahimik man siya with the 0-0-0, pero tingnan mo naman kung paano nila ina-isolate, binibigay lahat ng mga possible jungles onto Ashi. Taro, masakit na yan, as is. Tapos dalawa pa yung wall na pumoprotekta. So, Smart Omega Empress, medyo nalilito sila, not realizing na once pumasok si Ashi, doon sila lalo masisumat at mahihirapan. Ooh, grabe dito ang battle between the mindset of our players. Imagine, Brand Victress, sumilip sila doon sa jungle area ng Smart mm-hmm. Omega Empress, pero na-force nila yung mga ultimates na magamit agad. Ngayon sa middle lane, another set up para sa side ng Brand. Pumasok si Krish with a falling Starmon, tapos makakakuha ng kill against Amor. So this time, Brand Victress, parang sinasabi yung pinaka-presence nila dun sa area na malapit sa Smart Omega Empress. Si Smart Omega Empress, nagre-react agad sila. Mm-hmm. Surprisingly, let's look at the items. Lexa, that will be an early enchanted talisman together with the Radiant Armor naman dito para naman get the frost. But meanwhile, while all of that is happening, Clock of Destiny pa lang ang first item build dito ni Amor while Keishi prioritize the Thunder's Belt. Nakita ko dito na mas gusto niya yung may konti pang slow effect, and at the same time, dito sa may bandang top natin, Phoebe already having that Blast Cost. Ito yung pinaka-basic lang na item na kailangan ng isang Ruby talaga into the early game. And speaking of, we are still on the early game, 6 minutes pa lang na ating laban, pero napakalalim na agad ng pwestuhan dito ng Brand Victress. Again, the score is 3-1. Mm-hmm. Kanina pa nila pinupuntahan itong jungle area na to. For Smart Omega Empress, they have to do something on this aggressiveness against si Krish na may Barageddy. Ginamit ang kanyang Falling Starmon. Ito na naman. Pumasok sila doon. Brand Victress, ang pinaka talagang gusto nilang kuhanin is the buff. Pero mm-hmm. majority ng players ng Smart Omega Empress, apat na players na nandun, nagtatry sila to defend. Mm-hmm. So kung ikaw ang Smart Omega Empress, anong gagawin mo ngayon? I should focus on other lanes. Kasi kanina, masyado silang nag-demand na kailangan protektahan talaga natin dito si Shinoa sa may bandang baba. Not knowing na may smoke screen nga na nilatag si Brand Victress, and at the same time, other lanes on Smart Omega Empress is napapabayaan or pwede nating masabi na nakukuha easily ni Brand Victress. And speaking of nakuha easily, nakuha ng kill sa may middle lane habang si Krish dito, tatlo ang kanyang sinusundan talaga? Sinusundan kanina. Actually, nakill na niya si Shinoa. Uh-huh. And again, 5-1 for Brand. Krish, napakakunat. This is also the hero that she used sa mga previous matches at isa rin siya sa mga naging MVP uh-huh. on this MWI 2022. Brand Victress just showing how they good they are, how they good they play as a team. Gustong-gusto ni Christian na kapag ka dumidikit sa kanya si Mirai or kahit si Phoebe na lang because of the avarice as an emblem, mas na-utilize niya, and at the same time, Smart Omega Empress, mukhang yung mga little notes na yon na overlook nila. Katulad nito, may pagpasok sa likod. See, speaking of na overlook, si Chris halos mamatay doon pero napakandang ejector para sa kanila. Sabi ko, para kay D-Frost dito, and for that, here comes the Chase Fate. Here comes the Smart Omega Empress, pero there is the stun. Killing spree para kay Krish. It is all about the shields. Napakagandang pasok, yes, Smart Omega Empress, pero kulang sa damage. No damage with the punch. Para siyang nangiliti doon against Brand Victress. With a game head-to-head, kita naman natin in terms of gold per minute, nasa sa kamay pa rin niya ni Taro against Keishinowa na 614 lang ang gold per minute. That is a clip that we're talking about, and also Omega Empress. Nakita natin that they're actually in the same nightmare, same dilemma as game number 1 na 8 minute. They are only on a 1 standing against Brand Victress. Pero Smart Omega Empress, ito yung kinagandahan ngayon, Athena.
lahat ng mga kanila mga minion flowing na dedepensa nila yung mga inhibitor turret nila. So there's a possibility na yung stacks dito, both Cecilion and the Aldous, ay magiging masakit later on. But take note, this is the Lord na na-secure ng Brendic 3, but Smart Omega Empress, they are also known for the Omega Timers. They are known for the late game as well. Inaantay nila ma-activate dito si Amor and even Casey. They're just buying time, pero hindi na ibibigay yung time na yung for Brand Victress. If they're the opponent, you wouldn't want to give that space for the members of Omega Empress. Meanwhile, because of that early game potential, hawak ngayon ni Brand Victress as well as the Lord, plus Ashi, per-nurtures niya agad yung Malefic Roar. Hindi man siya sasama sa teamfight, pero pwede siyang mag-split push and yung mga second lane turrets nila for Omega Empress, pwedeng simutin katulad ito yung pagsabay later on ng Brand Victress sa kanilang Lord. Balancing of the minion is on point while Omega Empress contemplating, how will we do next? What will we do with this kind of setup? Speaking of what will we do on this kind of setup, walang matatamaan doon with a Numinum Blast. Tapos, the Lord of Brand Victress, madedepensahan na rin at nararamdaman natin paunti-unti na nagkakaroon na ng damage. Ang Smart Omega Empress, kailangan lang nilang kapitan ang kanilang mga tore as Lexa. Again, with that damage, but Defrost, wow. Wala akong masabi kay Defrost dito. Grabe siya mag-zone. Actually, for the whole Brand Victress, saktong-sakto yung kanilang mga positioning. But for Smart Omega Empress, ang ganda din ang ginagawa nilang pag-hold. Lahat ng mga possible last hit dito, yung binibigay na rin nila kay Casey. Maganda naman for Omega Empress is that sanay naman sila to hold on up to the latest point of the game. This is their prowess and they're trying as much as possible to delay lang against Brand Victress. They're not really going into ganks onto place. And let's look at the item. Has close pa rin ang first item dito, Phoebe. Kaya naman sobrang kulang pa rin kapag humahatak siya ng member. Meanwhile, Shinoa with a COD partnered up with a Genius One. Pero 3 core items na meron kay Lexa na may pagkalakit with the Ice Queen One partnered up with the Genius One as well. Regent Armor with the Dominance Ice for the Frost, immediately na nakokontra niya yung continuous magic dash na binabato ni Shinoa every time the Chaos Assault is being activated. Together, here is that the Esmeralda with 3 core items, the Oracle Dominance Eyes with the Chanted Talisman. Mostly dito for a Smart Omega Empress, I'm actually looking forward to see them buy the Necklace of Duras just to counter out kahit papano si Krishna. Paulit-ulit nang naina-absorb yung mga shields nila. Feeling ko, Ate Athena, for Brand Victress ngayon, kailangan nilang huminga ng konti. Dahil kapag ka hindi sila huminga ngayon, pwedeng Smart Omega Empress ay manggulat na lang. Nabanggit mo, early game, Brand Victress, kanina pa lamang, pero imagine we're now already on the 12-minute mark. So 12-minute mark, doon ang papakita ng Smart Omega Empress na pwede na depensahan. Paano madedepensahan? As Phoebe is still alive, kamunti ka nang makakuha ng kill doon ang Bren. At dahil dyan, nagamit ang flicker dito ni Phoebe, kailangan nila munang hindi sumilip against the Lord take of Bren Victress. This is the second Lord. Now, Brand Victress, mahirap para sa kanila na pumasok agad dahil hindi din talaga ganun kakunat yung kanilang initiator. Gusto nila solid yung magiging ending nila. They don't want na magpapaligoy-ligoy muna sila without actually locking their sights onto the tower of Omega Empress. For Omega Empress man, dito masusubukan yung pasensya nila, yung lakas ng loob, lalo pagdating sa mga teamfights. Kasi kita ko dito, yung presensya pa lang ni Defrost, nagkakaroon na ng rattling situation. Uy! Na-flicker si Defrost. Tingnan natin kung hahabulin dito ni Casey. Pero hindi, alam nila na merong Lord. Pag na-force nila yun, pwedeng magkaroon ng third round kill para sa side ng Brand Victress as the Lord marching in on the middle lane. And look at that, pinasok na dito si Shinoa Ashi with a kill. Napagandang shadow kill para sa kanya. At tama nangyayari yun, yung Lord dito ng Brand Victress madedepensa na. Here comes the Numinum Blast! Dalawang tatamaan! Oh! And Smart Omega Empress, they are known for the late game. Pero Brand Victress meron pa rin sagot. Another ejector to hold Casey
as Bren Victress will take down 3 players of Smart. Merong minion wave, ibinibitaw na ng Bren Victress ang kanilang mga sticker. Merong cannon at ang kukuha niyan ay ang mga tore or minion dito ng Bren Victress. The great thing is Omega Empress able to defend the turret or the base turret against Bren Victress. Si Kataon, yes na si Mot, yung mga inhibitor turret sila, but that's it. They're just waiting for the stacks of the Sicilian, and let's look at that instant replay presented by Petron Spade 40. The Dominum Blast beautifully executed. The point is that na overlook lang nila si Ashi na pwede siyang bumalik anytime that she wants, and they need someone na pwede sana mag-hold doon sa isang Hayabusa. But going back, Smart Omega Empress, nasa downside man sila in pagdating even on the towers and the bigger objectives, hindi nila nakukuha. But for Bren Victress, pag paulit-ulit nilang ginagawa yon, unti-unti rin natututo ang Omega to sustain and just prolong the situation. Naku po, nakuha at nahuli doon si Casey. At yun yung mga gusto ng Bren Victress ngayon. Yung makakuha sila pa isa-isang players dito against Omega Empress dahil ang kanilang initiator talaga is more on the single targeting. Yun sinasabi natin na medyo mahirap para sa kanila na pumasok basta-basta. Pero feeling ko ano to, mga road to 20 minutes yung laban natin dahil napakabilis eh. Yung mga sanguine ko dito ni Amor, nararamdaman na natin even on that Lord defense kanina. And I believe Smart Omega Empress, medyo delikado for them to actually contest to this Lord, para pwede lang i-burst agad si D-Frost as Bren Victress will secure this one. Ang sakit pa nung nabiling next na item dito ni Lexa. Nagkaroon pa siya ng Glowing One. Ito yung Pasma combination. May Ice Queen, may Glowing One. And all at the same time, I also saw Ashi with the Immortality partnered up with Endless Battle just to finish things up in her arsenal. Dito, nagkakatalo si Smart Omega and Bren. Pagdating sa items, yes, kulang talaga sa damage. And we cannot sugarcoat that. But with that said, si Keishi, napansin ko every minion wave hanggat pwedeng ibigay sa kanya, pinipilit naman siyang ipalasit ng Omega Empress. Pero with the jump yet again on the top, nice save! Napre-predict na nila unti-unti. Ito na yung Lord ng side ng Bren Victress. Mare-predict nga ba ng Bren na sila na natatapos ng laban as Smart Omega Empress will defend. Tifros doon ang masastan, pero napakasakit dito ng Krish and Lexa tandem as Tifros will get a kill. 2 players still alive for Smart Omega Empress, and here comes the Bren Victress winning against Smart Omega Empress. Look at the smiles for ladies. Bren Victress leading them to victory, and all at the same time, nakita mo rin naman yung puso na pinairal ng Omega Empress. Up to the very last clash, they really tried their best. The Numinum Blast, wala mang tinamaan, but still the idea is there. But Bren Victress will still survive for another round patungo sa ating Grand Finals. I kind of feel like for Bren Victress, ang naging difference ng dalawang teams natin is body language pa lang since the start of our women.